Bahay ni Apong Sinta, Kanole Horror Story. Naghihingalo na ang matandang Sinta at meron itong gustong ibulong sa kanyang apo na si Fernan. Ano po yun, Apong? Huwag na po kayong magsalita. Fernan, apo, ang bahay ko ay alagaan mo, apo. Apong, huwag na po kayong magsalita. Yun lang naman ang nasabi ng kanyang apong Sinta. Maya-maya pa'y tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Ayon sa mga bilin sa kanila, ang lupa ay paghahatian ni Divino, tatay yon ni Fernan, at ng kanyang tiya Amalia na mas matanda sa tatay ni Fernan. Ganon pa man, hindi na sila agad magkasundo sa mana, pero hinayaan na lang muna nilang makaraos ang burol ng kanyang apong. Pagkatapos nun, dito sila magbabangayan. Ate Amalia, mas malaki na ang sakop mo sa mana. Bakit gusto mo pang ariin ng sakin? Divino, baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa iyo. At kung meron mang dapat na mapunta sa inyo ng mga anak mo, yon ang bahay ni inay. Pero ate, matuto ka naman sanang gumalang sa iniwang bilin ng inay. Itay? Oh, ano yun? Hayaan nyo na po. Bakit? Hindi pwede yun. Ganon pa man, kahit na ipinipilit ni Divino ang kanya, mas nasunod pa rin ang kagustuhan ni Amalia, dahilan kung bakit pinabakuran nito ang lahat. Eto namang asawa ni Amalia, mas sakim pa pala sa kanya, dahil ultimong natirang lupa kila Fernan ay gustong ariin ng kanyang asawa. Divino, nagbago na pala ang isip ko. Anong ibig mong sabihin, ate? Lahat ng lupain ng inay, gusto ko sa akin mapunta. Ano? Utod ka naman yata ng kaswapangan. Dapat nga ay wala kang mana dahil ikaw ay ampon. Hindi pwede yon. Hindi pumayag ang tatay ni Fernan, dahilan kung bakit nauwi pa sila sa barangayan hanggang sa umabot pa ng korte. Isang gabi, may inutusan si Amalia na pumunta sa kanilang lupain upang putulin ang isang napakahalagang puno na gagamitin nila sa pagtatayo ng isang magarang kubo. Apat na lalaki yun. Pagpunta nila roon, katutungtong pa lamang nila sa sariling lupain ng matandang Sinta nang biglang may lumipad na pana at tumama sa isang tao na pinapunta nila. Nang dahil doon, natakot ang mga lalaki dahil hindi nila alam kung saan ba nang gagaling ang lumilipad na pana. Binitbit nila ang kanilang kasamahan na sugatan. Akmang lalayo na sila nang tamaan sa paa yung isa. Nagtakbuhan na silang lahat paalis hanggang sa nagsumbong sila kay Tandang Amalia. Hindi tuloy sila binayaran nung gabing yon. Kinabukasan, muli siyang magpapaputol ng puno dahil nga napakagara ng ipapagawa niyang kubo. Napansin ni Tandang Amalia na parabang may tao sa loob. Dahil sa nakalak ang pintong yon at wala silang susi, sinira na lang nila ang pinto at dito'y tumambad sa kanila ang mga magugulong gamit ng matanda. Ma'am, wala naman po palang tao rito. Wika ng isang lalaki. Muli nilang isinarado ang pintuan pero pinagtagni-tagning kahoy na lang ang kanilang ginamit. Ay nako, bakit ba parang may pumipigil sa atin? Wika ni Amalia. Yun ding oras na yon, nagpatuloy sila sa pagputol ng puno hanggang sa nang nakatulog ang matandang Amalia kung saan siya nagsabit ng duyan. Maya-maya pa nagising siya at nakita niyang yung mga taong inuutusan niya na magputol ng puno ay mga walang malay. Hoy! Magsiksigising kayo!
sigaw ni Amalia. Nakatulog pala kami, madam. Anong klaseng bayaran kayo? Inutusan ko kayong magputol ng puno tapos ganyan. Ay nako, hapon na pala. Mauna na akong uuwi. Makalipas ang 2 oras ng iwan ni Amalia, ang mga tao sa kagubatan, sumusunod na rin ang mga to. Lahat sila ay merong tama ng pana sa kanilang mga kamay. Anong nangyari sa inyo? Mama, may namamana po. Ano? Imposible. Sinong namamana? Hindi po namin alam. Medyo nagdidilim na po kasi. Nalaman ni Pernan na may ipinapuputol ang kanyang tiya Amalia sa lupa ng kanyang apong. Kahit na gabi ay nagtungo siya roon. Maya-maya pa narinig niyang para bang may sumusunod sa kanya. Hanggang sa marating niya ang lupa ng kanyang apong, dito niya nakita yung mga bakas ng pinagputulan. Pero naroroon pa rin ang mga puno, senyales na hindi sila nagtagumpay. Naputulin ang mga mahahalagang puno roon. Kung ibebenta mo kasi yun, tiyak na marami kang pagbibilan. Napakasakim talaga ni Tita Amalia. Sigaw pa noon ni Pernan. Hanggang sa maya-maya pa, akmang aalis na siya nang biglang... Sino ka? Hoy! Huwag mo kong takutin! Wika ni Pernan dahil may nakatayo roon na isang maliit na mama at kapansin-pansin din na hindi ito gumagalaw na animoy para siyang estatwa. Pero wala naman yon kanina. Sino ka ba? Nilapitan ito ni Pernan. At nang akmang bubuksan niya ang ilaw, nang bigla na lamang itong pumalagpalag na parang manok at biglang lumipad. Natakot si Pernan, nang dahil doon, nagtatakbo siya sa bahay ng kanyang nasirang apong dahil meron siyang susi. Kaya lang, sira na pala ang pintuan at pinagtagni-tagning kahoy na pinakuan na lang ang nagsisilbing pinto. Nako, ano bang nangyari dito? Wika ni Pernan. Gusto niyang pumasok sa loob dahil yung bigla na lamang lumipad ay sumusunod sa kanya. Kabisado ni Pernan ang bahay ng kanyang apong. Sa likod noon ay meron pang isang pintuan. Meron din siyang hawak na susi roon. Doon siya dumaan at nang mapasok niya yung loob, napakadilim. Halos wala siyang nakita. Hanggang sa maya-maya pa, may nagsalita malapit sa kanya. Dahilan kung bakit nabuwal si Pernan. Sino ka ba? Apong? Kayo po ba yan? Ako ho ito. Ang apo niyong si Pernan. Huwag niyo naman po akong takutin. Wika ni Pernan. Hanggang sa maya-maya pa'y sa kanyang dinaanan sa likod ay merong sumunod. Ito pala, yung lalaking maliit na merong pakpak na parang sa panike. Pernan, Pernan, huwag niyong hayaan na ariin ito ni Amalia. Ha? Bakit? Teka, sino ba kayo? Pernan, namatay man ang iyong apong, kami mananatiling nandito. Huwag na huwag niyong hahayaan na mapunta to lahat kay Amalia dahil sisirain niya ang pag-aari ng iyong apong. Nawalan ng malay si Pernan hanggang sa nagulat na lang siya, nagising siya bandang alauna ng madaling araw at siya'y nasisinagan ng bilog na buwan. Nasaan ako? Nandoon pala si Pernan. Sa pinagputulan na puno, iniisip niya yung nangyari. Imposibleng nakatulog siya roon. Sa pagkakatanda ni Pernan, doon siya nawalan ng malay sa loob ng nasirang bahay ng kanyang apong. Dali-dali siyang nagtatakbo at ikinuwento kay Divino ang mga nangyari sa kagubatan. Itay, may nagmumulto roon sa bahay ni Apong. Pernan,
hindi na bago sa akin ang kwenta na yan. Diyan kami lumaki, kaya't alam ko ang mga nangyayari. Alam mo ba'y nakarating din sa akin ang balita na yung tiyahin mong si Amalia? Eh matanda na nga eh, gusto pang magtayo ng magarang kubo? Pinapuputol pa yung mga puno ng mulawin doon. Nagyayabang lang yon sa kanyang mga amiga. Itay, maniwala kayo sa akin. Totoo yung nakita ko. May pangit na lalaki doon. Tapos meron siyang pakpak na parang sa paniki. Itay, aminin nyo nga sa akin. Nung bang maliliit pa kayo nila Tita Amalia, meron na bang ganong klase ng halimaw doon? Ternan anak, maliit pa ako. Ikinukwento na sa akin yan ng inay Sinta. Alam mo bang hindi pa rin ako naniniwala magpa hanggang sa ngayon dahil hindi ko naman nakikita. Isang araw, naisipan ni Amalia na doon na magpatayo ng isang magarang kubo sa lupa ng kanilang apong Sinta. Nagtungo siya roon kasama ang kanyang sakim na asawa. Hapon na yun, mga alas tres, dadalawa lang sila at kanilang sinisipat yung lugar kung saan dapat itayo ang isang magarang kubo. Gagawin lang pala itong rest house, inuman at kung ano-ano pa. Dito, gusto ko ditong magtayo. Wika ni Amalia. Dapat hindi dyan. Doon dapat. Eh malapit to sa bahay ng yumaong mong nanay. Huwag dyan. Eh kada mapapatingin ako dyan sa bahay na yan, pakawari ko'y may tao sa loob. Sabagay, sige doon na lang sa gawin doon. Maya-maya pa, nagulat na lamang si Amalia dahil sa kanyang likuran ay merong kumalabit. Akala pa nga niya, yung asawa niya ang nangangalabit pero maging yung asawa niya ay may kumakalabit din. Ano ka ba naman Amalia? Bakit naman kita kakalabitin? Ay nako, naglolokohan pa tayong dalawa. Ay tagal-tagal na nating nagsasama, ngayon ka pa nagbiro ng ganyan. Amalia, ikaw nga itong nangangalabit sa akin. Hindi nila malaman kung sino bang nangloloko sa kanilang mag-asawa. Maya-maya pa yung asawa ni Amalia ay nagpaalam na iihi sa likuran ng malaking punong mulawin. Pag-ikot niya roon nakita niyang may nakatayong lalaking matanda. Tapos may hawak na pana at ang kinagulat ng asawa ni Amalia, meron itong pakpak na malapanike. Sino ho kayo? Anong ginagawa niyo rito? Gulat na wika ng asawa ni Amalia. Inangka niyang tumalikod at tumakbo pero hinabol siya ng pana. Hanggang sa nakarating na lang ang asawa ni Amalia sa kanya na merong nakatagos na pana sa kanyang likuran papunta sa kanyang tiyan. Anong nangyari sa iyo? Sigaw ni Amalia. Hindi masyadong makapagsalita ang kanyang asawa nang dahil doon, nagpumilit na silang umalis sa lugar. Agad silang nag-report sa mga polis upang malaman kung sino ba ang nagtatarget sa kanila. Inikot ng polis ang buong lugar pero walang katao-tao. Ma'am Amalia, inikot na po namin ang buong lugar pero hindi po namin nakita yung nagtatarget sa inyo. Ah, sige po, huwag kayong mag-alala. Maglalagay pa rin ako ng ilan sa aking mga tao nang malaman kung sino ba yung nananakit dyan sa lugar na yan. Asahan niyo po na kapag naaresto namin siya, hindi na namin siya hahayaan pang makalabas na. Baka mamaya merong baliw na naninirahan sa lugar na yun. Kung merong baliw, Major, bakit hindi niyo hulihin? Ma'am, ginawa na po namin ang lahat pero talagang hindi po namin makita. Sige po. Isang gabi, merong magkasintahan ang nagtungo sa kagubatan na yon. Dito nila planong gawin ang kanilang masamang balak bilang magkasintahan. Nahiga ang babae sa lupa habang nakasapi ng tuwalya, akmang papatong na ang lalaki nang biglang. Napakadaming lugar, bakit dito pa? Wika ng tinig at dinampot ang lalaki. Hinagis ito sa puno at nang tumama siya roon,
nawalan ito ng malay. Yung babae namang hubo at hubada, takot na nanggagapang. Ikaw, iha, napakalandi mo, sabi ng nilalang. Huwag po, huwag niyo po ako sasaktan. Bitbitin mo na yung kasama mo, huwag na kayong babalik pa rito. Kahit na mabigat ang kanyang kasintahan, nagawa niya itong pilitin na buhatin upang sila'y makatakas. Hanggang sa nakarating na lang sila sa baryo na walang saplot ang babae at walang malay ang lalaki. Ayan, sige! Ang dami-daming lugar dyan pa kasi kayo magkakana! Wika ng isang lalaking chismoso. Tatlong araw pa ang lumipas. May dalawang lalaking nagtangka sa kagubatan upang manghuli ng mga ibon. May mga dala silang mga baril noon. Hanggang sa nagulat na lang ang mga ito dahil ang kanilang babarilin ay isang napakalaking ibon na may korteng tao ang katawan, tapos ang kanyang pakpak ay malapaniki. Binaril ito ng isang lalaki hanggang sa tumalbog lang ang bala at tumama pa sa kanya. Tawa sa kanila ng nilalang. Bumaon sa kanyang balikat yung bala na pinakawalan niya. Agad silang nagtatakbo papauwi sa baryo. Lahat ng mga nangyayari ay nakakarating kila Pernan at gusto pa ngang mangyari ng mga tao na nakakita ng ganon sa kagubatan. Sunugin na lamang ito upang lumayas ang nagpapakitang halimaw. Dahil sa hindi naman pag-aari na nila Pernan ang lahat ng iyon, si Amalia pa rin ang masusunod. Pernan, itay, halika sumama ka sa akin. Saan po? Doon sa bahay ng iyong apong. Kukunin natin ang isang mahalagang bagay doon. Pero itay, di ba may namamana doon? Hayaan mo na. Naniniwala akong kilala ako noon at hindi niya tayo sasaktan. Parang ikaw, pinakitaan ka lang pero hindi ka sinaktan, hindi ba? Sige po. Nagtungo sila roon ng madalian. Nang mapasok nila yung loob ng lumang bahay, nagulat silang mag-ama dahil merong kumikinang na bagay na nakalapag. Ano to? Itay, ano tong kumikinang? Parang ginto. Wika ni Pernan. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung sinasabi ng inay. Kaya pala binibilinan kanya bago siya mamatay. Sinasabi niya sa iyo na itong bahay niya ay alagaan mo. Damputin mo, Pernan, ng ginto. Sige na. Dali-dali namang dinampot ni Pernan ang ginto. Tunay nga itong ginto. Hanggang sa maya-maya pa'y may pumasok sa pintuan. Kunin nyo na yan. Yan ang bilin sa akin ng aking amo na kapag muli kang napunta rito, Divino, yan ang mana para sa'yo. Teka nga, sino ka ba? Hindi na yun importante. Divino, makinig ka. Alam kong pupunta kayo rito. Kaya hinanda ko na ang mana para sa'yo. Meron lang akong ipakikiusap na ang buong kagubatan ay bilhin mo kay Amalia nang hindi masira ang lugar na aming kinalakihan. Maikwento ko na rin sa'yo, Divino. Ah, sige, ano ba yun? Mas nauna pa ang iyong inay dito kaysa sa amin. Ha? Huh? Teka, sino yung mga pumapasok? May mga pumapasok kasing tatlo pang lalaki, tapos meron pang bata at meron pang isang babaeng matanda. Lahat pala sila ay alaga ng kanyang apong Sinta. Kinupkop daw sila ng matanda kahit na alam ng matandang Sinta na sila ay lahi ng aswang. Napakaganda ng ipinakita sa kanilang asal ng matandang Sinta. Nang dahil doon binalik nila ito ng magandang asal din
Kahit na sila'y aswang, pinagkatiwalaan sila ng kanyang apong Sinta at ito na may tinatanaw nila ng isang napakalaking utang na loob. Ngayon ibinibigay sa kanila ang iniwan na mana, ang gusto nilang mangyari. Lahat ng lupain ng kanilang apong ay bilhin upang hindi masira dahil ito ang kanilang kayamanan. Isang linggo ang lumipas. Hawak-hawak na nila ang pinagbilhan ng ginto. Pumunta sila sa bahay ni Amalia pero hindi niya ito inabutan doon. Ayon sa isang katulong, nagpunta raw si Amalia kung saan. Hindi niya rin daw alam at ayon naman sa isa nitong driver, nagtungo raw ito sa isang ermitanyo at humihingi ng tulong upang palayasin ang naninirahan sa bahay ng kanyang yumaong na apong Sinta. Albularyo, naniniwala pala si si Tia Amalia doon? Eh siguro, no choice. Kaya't kailangan niyang kumapit sa albularyo. Pero alam mo Pernan, di ba merong mga ganong nilalang sa bahay ng iyong apong, malamang na talagang totoo ang mga albularyo o kaya ermitanyo, mga nag-aanting, mga ganyan ba? Heto na mga kapatid, ikwento na natin ang part ni Kanole. Si Amalia ay nagpunta mismo kay Kanole dahil merong nakapagsabi sa kanya. Magandang araw po sa inyo. Wika ni Amalia habang si Kanole ay nagpuputol ng kahoy sa gilid ng kanyang tahanan. Magandang araw din po. Ano pong atin? May nakapagsabi sa akin na kayo daw ay isang magaling na albularyo. Oo po. Pwede mo ba kaming tulungan? Medyo may kalayuan lang ang aming lugar. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang serbisyo mo kahit magkano. Babayaran? Serbisyo? Kahit magkano? ganito po yan oh. Ako po ay nagsiservisyo ng libre. Babayaran? Kahit magkano? Hindi po. Hindi po ako tumatanggap ng pera kahit na kanino. Kung ganon Ginoo, tulungan mo na lang kami. Hindi matuloy-tuloy ang plano ko sa lupain ng aking inay Sinta. Nang dahil sa nagsasabi naman ng totoo si Amalia at nabasa yon ni Kanole mula sa isip ni Amalia, sumama naman siya para alamin kung ano ba ang nangyayari. Dito ay nakilala ni Kanole ang mag-amang Pernan at Divino. Magandang araw po. Wika ni Kanole nang makita nila ang mag-ama na nakatayo. Ate Amalia, ba't nagsama ka ng gantong tao dito? Huwag kang makiilam, Divino. Ate, siya nga pala, may ba tayo? Meron akong hawak na maraming pera dito. Bibilhin ko ang lupain ng inay para sa amin na ito mapunta at nang sa ganon hindi masira ang mga pananim dito ng inay. Ah, ganon. Ha, sige. Kung totoong meron kang pera, akin na. O eto, isasampal kong lahat to sa mukha mo. Akmang isasampal ni Divino kay Amalia yung napakaraming pera ng pigilan ni Pernan ang kanyang tatay. Ate Amalia, sa inyo na po ito. Dami na ito ah. Sige. Mamang Nole. Bakit po? Hindi na pala kailangan. Alin po? Ay nako, ang hina mo namang umintindi. O ito pera, pamasahe mo pa uwi. Ibinagsak ni Amalia ang pera sa lupa. Akala naman niya pupulutin ito ni Kanole. Pero hindi ganon ang nangyari, bagkos si Divino ang pumulot sa pera. Dito sila nagkakwentuhan. Ano bang nangyayari dito, ha brad? Wika ni Kanole kay Divino. Yang ate kong yan ay sakim sa lahat ng bagay na iniwan ng aming inay Sinta. Tapos gusto niyang ariin ng lahat. Kung tutusin pare, hanggang dyan lang ang kanya at ito ang amin. Kaya lang ang gusto niyang mangyari kanya lahat. Ngayon gumawa ko ng paraan upang mabawi namin to. Dahil ang gusto ng ate ko ay sisirain niya ang kagubatang iniwan ng inay Sinta. Kung ganoon tama lang pala yung desisyon mo na ikaw ang bumili.
Pero totoo bang merong namamana rito? Nang itanong yon ni Kanole, nagtinginan pa ang magtatay at sinabing hindi totoo ang lahat. Pero hindi ito napagtakpan ng magtatay dahil nang sila'y nag-uusap, merong isang lalaking matanda at babae ang lumapit sa kanila. Nakisawsaw ito sa kanilang usapan at inamin ang totoo. Sa totoo lang nang papalapit pa lang sila ay alam na ni Kanole kung sino ba sila. Ganun pa man hindi siya kumilos nang ikagagalit ng mga yon. Gusto niya munang kausapin ang mga yan. At sinabi ni Kanole yung mga katagang. Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung tinutukoy ni Amalia na namamana rito, hindi ho ba? Tama ka. Ginagawa namin yun para protektahan ang lugar na ito. Napakabait ng matandang Sinta. Alam niya na kami ay ganito, pero tinanggap niya kami bilang paghihigante sa kanyang kabaitan. Ngayong wala na siya, pananatilihin naming mayabong ang lahat ng mga puno rito. Dahil bago siya mamatay, ayon sa kanya, ito ang kanyang kayamanan. Kung ganun, kayo pala yung pinapatrabaho sa akin ni Amalia. Alam ko po sa una pa lang na kayo ay albularyo. Ginoo, hindi po tayo magkalaban. Katulad nyo rin kaming mga tao. Katulad nyo rin po kami na merong mababang puso. Ah, yun ang gusto ko. Yung hindi nagkakasakitan. Kung maaari ay napag-uusapan. Brad, pwede bang... Ano yon? Kasi yung nanay mo... nanay mo ba yon? Kapatid ko yon, si Amalia. Hindi ba nag-iwan siya sa'yo ng pera? Di ba ikaw ang dumampot? Oo. Kasi kinuha nila ako dun sa bahay. Kasi nga may patatrabaho. Tapos nang malaman niyang ganito, bibilin mo pala. Ayan, iniwan ako rito. Di man lang masabing salamat. Ganun pala kasama ugali ng kapatid mo. Brad, medyo hapon na. Doon ka muna tumuloy sa bahay para tayo'y makapagkwentuhan. Doon muna na malagi si Kanole sa loob ng isang gabi. At hinamon pa nga siya ng inuman ng mag-ama. Dito ay naikwento nila lahat ang mga nangyari mula sa ginawa ng mga naninirahang aswang sa bahay ng kanilang apong Sinta hanggang sa agawan ng mana. Natutuwa pa rin si Kanole dahil nga yung mga aswang na naninirahan sa kanilang apong o sa bahay ng kanilang apong magpa hanggang ngayon ay nananatiling mabuti at hindi nang aano ng tao. Ayon pa kay Fernan at sa kanyang tatay, matagal na ro silang naninirahan doon pero hindi naman daw sila kumakain ng tao. Iyon ang labis na ikinatuwa ni Kanole sa mga naninirahan. Sabi pa nga niya, sana'y lahat na lang ng ganyang lahi ay hindi nang gugulo ng tao. Nang dahil doon, nagpatuloy ang buhay ng mga aswang sa bahay ng matandang Sinta at kinabukasan, nakauwi ng maayos si Kanole pero naisip niyang isang malaking abala ang ginawa sa kanya ni Amalia. Pero ayos lang din yun. Ang importante, nalaman niya ang lahat na kung ano man ang tinatago sa lupain ng matandang Sinta. Mga kababayan, magandang gabi po. Pasensya na po kayo sa ingay ng kuliglig. Naririnig nyo ba? At mabanggit ko na lang din po. Isang magandang balita dahil matatapos na po kami sa aming pagbabayad sa piyansa ni Kanole. Pero meron pa pong 4 na pirasong mutya ng saging na naiiwan. Sa mga gusto pong kumuha, ibababa na lang po natin yung presyo. Ito po ang aking Viber account, 0948-5230-887. Ipauubos na lang po natin to pagkatapos po noon. Sa susunod na mahal na araw na po tayo kukuha ng ganon. Sa mga interesado lang, mag-chat po kayo sa aking Viber. Roxy ang pangalan ng aking Viber at nakalagay po ang aking itsura doon. Maraming salamat po sa inyong lahat.